nosso miserável da vida embora, e se saibamos, também é vitórios, vida de Felipe, e nasce em cor de Israel, ou de Israel, as prepósteros, lá é Jesus Dosma, em da força de Pedim, requires em forma de Islam, shall we serve God or not? We cannot be content with merely drifting through life. We have to make difficult choices. The Lord invites us to receive Him. We can also refuse Him. But as Peter asked, to whom shall we go? Far from the Lord, we shall find only unhappiness. Brethren, let us acknowledge our sins and so we can ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess, Almighty God, to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Pray for me to the Lord our God.
A reading from the book of Joshua. Joshua gathered together all the tribes of Israel and Shechem, summoning their elders, their leaders, their judges, and their officers. When they stood in ranks before God, Joshua so
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife, just as Christ is head of the church, he himself, the Savior of the body. As the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husband in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her. Without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh, but rather nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are members of his body. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak in reverence to Christ and the church. The word of the Lord. Thanks be to God. As a result of this, many of his disciples returned to their old former way of life
Simon Peter answered him, Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang Panginoon. Ang aking dugo ay ang tunay
hanggang na siya yung maisay kita. Kasi yun nga yung kanilang pagkaunawa ng lumang titan. Kaya maliwanag po ng sinasabi ni Jesus. Kaya maliwanag na tumutukoy sa kanyang katawan bilang pagkain at sa kanyang dugo bilang inumin. Halit rin po, patuloy mo yung pinamanik sa atin ng buong pinapan. Na makita po natin sa pagkilos natin na hindi namin mapahalagaan. At ano yung hapon na ibinibigay po sa atin ng buong pinapan ay sa gitna po na pag-alis ng marami sa mga disipulo ng Jesus, tinanong niya yung kanyang mga alaga. Kayo yung ba ay aalis? So, isa ko sa bahagi na natin pananampalataya na binibigyan natin na ibig ng pagkabagala ay yung tinatawag natin malayang pagpili, free will. Kasi yung pananampalataya ng Jesus hindi sa pilitan. Kaya, bahagi ninyo na maalala ninyo sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, nakita ko natin yung si Josue. Na, sino ba si Josue? O si Joshua? Sa libro po ni Joshua, ay tinatanong din mo ni Joshua yung mga Israelita. Kasi siya po yung kumalit kay Moises. Si Moises ay pumunta na sa tunog ng Hore. Hindi siya makapapasok sa lupang pangako. So sila pa rin ay naglalakbay patungo sa lupang pangako. At sila pa rin ay nasa Shechem. Kaya tinanong ni Joshua yung kanyang mga kapwa Israelita. Kanino kayo maglilingkod? Kaya diba? O sa mga Diyos na mga nagkakabisan kay Yahweh ba? O sa Diyos na mga Amorita? Mahalaga kung makita natin na kung saan tinatanong yung Diyos ng bagay nito. Kasi hinagalaw mo yung maliwala. Kasi maglalakbay pa kung sa lupang pangako. Yung tinatawag natin ngayon yung Jerusalem. Eh marami silang mga nasatubungan. Mayahan na sa kanila. Kaya sila pupunta doon. Kasi yun ang pangako ng Diyos, ng Yahweh. E ngayon, kung sila ay iba yung kanilang sinasamba, ay magkakaroon ng problema ng tuloy kasi baka sila iwanan at baka sila pati ay ipagkano sa kanilang paglalakbay pagkumutukon sa tumang pangako. Kaya tinanong ni Josue ang mga Israelita. At ganoon din tinanong ni Jesus sa kanyang mga alaga. Kung sila ba ay susunod sa mga tao na umalis sa Jesus, sino ba ang kanilang tatanggapin? Kaya po, baliwala rin po na sa paninigay nito, kung nakita natin na may katukuli ng tao sa bawat pagkitipo, may mga tao who makes things happen. May mga tao rin naman na who watch things happen. May mga tao knows nothing what is happening. May mga tao gumagawa ng paraan upang may mangyari. May mga tao nanunod lamang sa mga pangyayari. May mga tao rin wala pa lang sa mga nangyayari. Isang tayo, makita po natin, stand up, ipinakita na ako, na ano, ay maliwanag po na tinugunan niya yung panawagan na tinatanong sa kanyang natin ng Panginoon Kristo. Kanino kami pupunta, Panginoon? Ikaw ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Doon ang mahalaga po yung malaya natin pagpili
Nasa oras na pinili natin si Jesus, makita natin yung ating ugnayan. Kinakailangan din yung pasakot tayo kay Jesus. Kasi pinili natin si Jesus. Kaya naman yung ating salvo, na siyang salvo rin natin sa loob ng yung salvo responsory natin, yung kung salvo natin kung sa loob din po ng limang linggo. Yung taste and see the goodness of the Lord. Ay nagpapahayag na kung saan ay pinakita ng talaga natin ng pagkiyos. Hindi ko pwede na tayo ay tutulong kay Jesus. Huwag niyo kung maalala yung isang parabola na ipinakita kay Jesus sa kung ano yung paghahari ng Diyos sa pamagitan ng isang talinhaga na ng isang hangin ay nalimita sa ginapos at ginapos sa labas dahil hindi siya nakadagay ang pasal. Ganun din mo, kung nais namin tumulong sa panawagan ng Paong ni Kapal, dapat nakadagay ang pasal din tayo. May mga pagkilos tayo ng tapos sa katupad na masabi natin na sinasabuhay ngayon na natin yung paayaw po ang isang peto. Kalino kami pupunta? Ikaw ang salita na bibigay ng buhay na wala bang kami. Ang isang pamamaraan ng pagpapahayag nito ay malalampuan po natin sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Iniambil ni San Pablo na ang ugnayan ng simbahan kay Kristo na dapat ito tayo pasakot kay Kristo dahil si Kristo ay nagmamahal sa simbahan at kung tayo ay simbahan si San Martin de Porres, Dominican Brother.
Hindi ho siya pare. Siya ay brother lang. Si Santa Rosa de Lima ay hindi ho siya mare. Siya ay third order of the Dominican Order. So ano po kayo third order? Ang third order po pwedeng isawa, pwedeng binaga, pwedeng dalaga. Ngayon pala ko nito, pwede na ikaw ay Dominican Order, third order, na pumasok ng binaga, pwede na kahit na ikaw ay magkasama. So, yun po si Santa Rosa de Lima, na binigyan niya sa pamamagitan ng pamumuhay ngayon bilang isang third order, doon niya may ari yung kanyang sarili sa patungkol sa panabagong Jesus. Kanina mo, for us and for our salvation. He came down from heaven.
The Lord invites us to turn to Him in freedom and in love. Let us pray to the Father that our choices in life may show our reverence in His Son. In trust, Lord, draw us close to You. Lord, draw us close to You. That the Church may continue to teach and live Christ's truth and combat the evils of our time, we pray. Lord, draw us close to You. That our ecclesiastical and political leaders may always fault for what is right and just, and then succumb to the temptation of power, influence, and financial gain, we pray. Lord, draw us close to You. That the sick and those who suffer may be freed from their bodily and spiritual affliction, we pray. Lord, draw us close to You. That consecrated persons may rely always on the Lord, even if being obedient to His will may mean undergoing trials and difficulties, we pray. Lord, draw us close to You. Father, we want all of You to hear our prayers and the prayers of Your people. We come in receive us and give us in love. We ask these through Christ.